What's up guys? Welcome to my video channel. Today is magsishare lang ko kung paano natin i-access ang ating access point o AP. So, karamihan kasi sa naka-multiple AP is gusto yung i-access ang kanila antena para malaman kung ilang user yung nakakonect sa kanila. So, sa mga naka-multiple AP, gusto nila yung i-check nila anytime kung ilang ba yung nakakonect sa bawat antena sa kanila. So, yan ang reason bakit minsan gusto nila yung i-access yung kanilang antena. So, dito sa video ito, sinuturo ko paano siya i-access ito ating antena. Tapos, meron kasi sa ating PSOAP software, meron siyang binibigay na static IP. Depende sa software na ginagamit na sa inyong PSOAP, gaya ng ADO, LPB, PSOAP, Wi-Fi ng bayan at iba pa. So, meron silang mga static IP na binibigay para ma-access yung ating antena. So, kahit nakakonekto sa PSWIP, pwede natin anytime tingnan yung ang ating access point o AP gamit yung static IP na binigay ng ating software natin, ginagamit natin software sa ating PSWIP. So, ang problema is paano kung nakalagay sa ating, nalagay natin sa ating poste. Normally kasi ang nangyari kasi is pag ginagawa itong gina-set siya sa AP is hindi na ginagalaw yung default IP nito. So ang tendency is hindi natin ma-access. So kung gusto natin palitan itong ating IP nito gamit yung static IP na binigay ng PSOAP software na nagamit natin, depende sa software na ginagamit nyo, is ang iba ginagawa, inaakyat pa yung kanilang antena para ibaba tapos i-reset para mabalik sa default, and then ang ginagawa i-set up ulit as AP, dun pa papalitan yung ng IP nito sa static. So ang problema is medyo hassle yung ganun step kasi bakit kailangan paakitin ulit para reset lang. So dito sa video ito, ituturo ko na hindi mo na kailangan umakit dun sa antena mo, sa poste mo, para lang i-reset ito, para lagyan ng static IP ng ating PSOAP software. So ituturo ko lang paano siya i-access without hindi mo na kailangan umakit. So, kahit naka-default IP, example itong ating AWS-71, ang IP nito is 192.168.10.1. So, di mo siya ma-access kahit connected sa PSOAP. Kasi kailangan yung PSOAP na static IP ito, yun ang ilagay natin dito. Pero, may solusyon dito, no? Kahit di natin kailangan umakyat o i-reset ito, is may gagawin tayong step para ma-access ito, para mapalitan natin yung IP nito. Hindi natin kailangan ibaba o tanggal itong antena para i-reset lang. So, may dalang paraan tayo para ma-set natin itong, para mapasukan natin itong antena, either gagamit na laptop o cellphone. So, sa video na ito, ituturo ko kung paano siya i-access kahit naka-default IP ito, tapos palitan ng static IP na gamit yung required na static IP ng ating PSOAP. So, ngayon, unang ituturo is paano gamit ang laptop, and pangalawa, gamit ang cellphone. Paano siya i-access kahit naka-default IP ito? So, guys, punta ko sa aking laptop. Okay, guys, nandito na ako ngayon sa aking computer. So, dito sa video na ito is ipapakita ko kung paano siya gagawin static IP ng ating access point na AWS-71 at paano siya i-access kahit naka-default IP siya at palitan natin ng IP na requirements ng static IP ng LPB na software na gamit ko ngayon. So bago po lahat nun, so ang gagawin natin is mag-connect muna tayo sa ating Wi-Fi. So PSOAP zone, connect, and then so connected na tayo. So ang susunod is pupunta tayo sa browser at papasukin natin yung admin account ng ating LPB software o ating PSOAP para makita natin ang yung requirements ng static IP ng ating LPB. Okay, maglagin muna ako.
yung password. Okay, naka-password na tayo sa ating admin account o admin account ng ating LKG. So, hahanapin natin ano yung static IP na required ng ating LKG software. So, sa ibang piece Wi-Fi na hindi ko rin alam ano yung default static IP na required. So, sa ating LKG software, hahanapin ko muna ano yung IP yun. So, okay. Saan kayo makikita yun? Interface. So guys, sa interface, dito natin makikita yung IP na required ng ating piso Wi-Fi. So dito is nakalagay dito yung reserved IP. So 10.0.31.x hanggang sa 200. So ibig sabihin ito yung required ni LPB software na IP na ilalagay natin sa ating antenna or access points para anytime na gusto natin silipin is madali na lang. So ang problema lang kasi dito is pag naka minsan kasi ginagawa ng iba is pag naka ginagawa nilang AP yung kanilang access points is hindi na agad nila pinapalitan yung default IP. So ang problema is nahirakan ang ginagawa ng iba is kailangan nila akitin para ibaba, and then i-reset nila, and then papalitan nila ng IP. So, why not na lang na i-set na lang static IP yung access point para madali natin i-access yung default IP para hindi na kailangan umakyat at anytime madali na palitan. So, i-check natin no, yung ngayon is ipapakita ko muna yung mga static IP na pili natin gamitin para ma-access natin yung ating access point na AW71 na gamit ko ngayon. Para alam natin ano yung lilagay natin doon. So, pagkita ko muna, no? So, ito guys, no? Compass AW71, ang default IP niya is 192.168.8.1. So, ang gagawin natin para mag-static IP is dapat gumamit tayo ng IP na ka-range niya, kumbaga kalinya. So, dito sa akin, IP range 192. Kung ito si 6.10.2 dapat mag-start hanggang sa kung ikaw na bahala kung ano yung ilalagay nyo sa inyong static IP para ma-access nyo yung access point sa default IP nito. So, sa 10.03 is Y9 to kung ito si 6.2.2 ang ginagamit ko sa P2P. So, para ma-access ko sa akin naka default IP is ito yung ginagamit ko sa static IP. Nag-start sa 192.168.22 hanggang sa 254. So, kayo na bahala nilalagay nyo. So, dun sa LPB static na ipa-required niya is ito po. So, ang gagawin natin is i-access muna natin yung AW71 din. Papalitan natin siya ng static IP ng LPB. So, check natin kung gumagana yung okay natin i-access yung ating AW71 na naka-default IP. So, check natin. Balik tayo doon. 192.10.01. So, enter. So, guys, hindi siya gumagana. Hindi natin ma-access yung ating AW71 sa kanya default IP. So, paano natin siya papalitan ng LPB static kung hindi man natin ma-access? Kesa naman umakit naman tayo no, para ibaba lang yung antenna, to reset yung antenna para palitan lang. So, medyo hassle yun. So, ang gagawin natin is, gawin natin static IP yung ating computer. So, data sa ating Wi-Fi, and then, connect this sa Wi-Fi zone. So, punta tayo sa Open Network Sharing Center. And then, i-click lang yung change sa lot of settings. So, gamit ko pala Windows 7, no? So, hindi ko alam paano sa iba kung Windows 10 gamit nyo. So, ang importante is mahanap nyo yung change sa lot of settings. So, click natin ito. Ito yung Wi-Fi natin, piece Wi-Fi. So, right-click natin. Properties. And then, hanapin yung Internet Protocol version 4. Tandaan po natin, no? Version 4. So, check, click natin din properties.
So, i-click natin yung use the follow yung IP address. So, i-click natin po yan. Ngayon guys, yung ito yung sinasabi ko guys na ang default IP na ating AW721 is 192.168.10.1. So, kanina sabi ko is maglilagay ko ng IP at least pasok dun siya sa range na sinasabi ko kanina. So, in my part na 192.168.10.2. Hindi pwede 1 kasi yan. Then yung nakakunay, yan ang default IP natin AW721. So, 2. Depende sa nyo kung ganyan 3 o ano man. So, subnet is 255.255 and then okay. Click okay, then close. Ngayon, susubukan natin, pasukan yung ating IP na default IP ng AWS. So, 192.168.10.1. So, dahil nagpalitan ng static IP na arrange niya, so expected natin na bubuksan natin yung AWS-1 sa kanyang default IP. Okay guys, nakapasok na tayo sa ating default IP ng AWS-1. So dito is, ibig sabihin, gumagana yung ginawa nating stack. So dito is, pagkakataon natin na palitan natin sa default IP, LPBIP na requirements niya. So password, disadmin, enter. So, di natin kailangan umakyat pa, no, para lang ma-reset o palitan yung ating reset ng ating AWS-1. So, ganyan guys, i-click natin yung wizard. Then, hanapin natin yung AP. Ngayon guys, ito yung default IP ng ating AWS-1. So, ito yung madalas ginagawa ng iba is hindi na lang ito pinapalitan. So, kung gusto nyo i-access pa rin yung antena, lalo yung naka-multiple AP, is mas maganda ilagay niyo yung static IP na required ng ating PSO IP. So dito depende yan sa PSO IP na ginagamit mo. In my part, no, marami na po nagamit ng PSO IP. So far is ngayon sa LPB na ako medyo nag-stick. Ngayon kasi medyo user friendly para sa akin at saka magana siya sa cellphone na aking mga client. So ang gagawin ko is kaya na sabi ko kanina required AP ng LPB sa LPD is 10.0.31.3. Depende sa inyo kung nilagay niyo. So in my part, no, ang nilagay ko is 10.0.31.1. So kung may apat kayo ng antenna is palitan niyo sa dulo, ilagay niyo 1, 2, 3 o 4 ganun. So subnet mask dahil PSO IP tayo nakakonect, hindi tayo nakakonect sa ating ISP or sa main router. So kailangan ang nilagay natin sa subnet mask is 224 yung isa. May 224 hanapin natin ito, ito. So dahil PSO IP tayo nakakonect, kailangan ang subnet mask natin hindi pareha doon sa router na 255 yung sa dulo. So in my part, no, ganito yung gagawin natin, 255.255.224 para ma-access natin yung ating IP kahit punitin tayo sa ating PSO IP. So, tandaan po natin yan. 224 po yung gagamitin natin sa boost mask. So, next. So, next. So, sa channel, no, ang highly recommended ko, no, at saka nabasa ko rin sa Google na pag 2.0 GHz yung antenna is mas maganda gamitin yung channel 1, 6, and 11. Kasi yan po yung channel frequency na maganda sa ating 2.0 GHz na antenna. So, gawin natin next. And then, finish. Ngayon guys, nag-refresh na siya, nag-restart na siya. So, ang gagawin natin, babalik tayo dun sa ating ginawa natin kanina para ibalik natin sa default. So, tatanggalin natin yung static IP niya. So, i-click po natin yung Wi-Fi. So, open network and sharing. I-click natin sa adapt to settings. And then, i-click na wireless network, connection, right-click properties. Hanapin natin sinasabi ko na Internet Protocol version 4. Click properties. And then, i-click natin yung obtain ang IP address to ating protocol. So, ibalik natin sa default. Kasi next naman natin yung ating AP. So, okay. Close. So, ngayon, bumalik na siya sa default IP niya. Ngayon, guys, susubukan natin kung gumagana yung ginawa natin, pinalit nating IP sa ating access point na IP na
record ang ating swipe software. So, ngayon, isang kanina, nilagay ko. So, di ba, pinalit na natin. Tingin natin kung makapasok tayo sa access point. So, hindi na, no? Hindi na siya gumagana yung 192.168.10.1 kasi pinalitan natin ang 10.0.1.1.1. So, dapat gagana na siya. So, naka-default IP na yung ating PSWiFi. Bumalik na sa dati. Yung kung nito sa PSWiFi. So, subukan natin kung gumagana siya. Okay guys, gumagana ng ating static IP na requirements ng ating LPV software. So, ito po sa point. So, ibig sabihin kung meron kang apat na antena, isang gawin nyo lang is palitan nyo yung dulo. So, dito isang, ito yung kagandaan, no? Na, kasi na-experience ko rin na ang ginawa ko, sinakyat ko pa yung bubong namin para tanggal yung AWSB to and yung reset para lang ilagay yung default IP ng binibigay ng LPV. Tapos na find out pala na may ibang paraan pala para ma-access yung ating antena. Hindi natin kailangan umakyat. So ngayon guys is sunod is ituturo ko kung paano siya gawin static IP kung paano natin access ang ating AWSB to or anong antena na naka-default IP siya gamit ang ating cellphone. So sa sunod na video is ipapakita ko gamit ang cellphone kung paano siya i-access yung ating access points kaya naka-default, hindi papalitan natin ng LPV na static IP. So check muna natin kung gumagana. So sukan muna natin yung admin. So gumagana nga talaga sa 2021.1. So guys, hanggang dito lang, no? So ngayon is gamitin ko naman ang aking cellphone. So thank you for watching. Okay guys, gamit ko na ang aking cellphone. So gamit ang cellphone is ituturo ko kung paano siya i-access ang ating AWS-71 kahit naka-default IP siya. So dito sa video na to is ituturo ko kung paano siya gawing static tapos i-access ang ating AWS-71 kahit naka-default IP siya. So ngayon is ang gagawin natin is punta tayo sa Wi-Fi. And then punta tayo sa aking PSWiFi zone. So ngayon guys, connected na ako sa aking PSWiFi window. So check natin yung default IP ng ating AWS-71. Kagaya ko na kagaya na sabi ko kanina is ang IP na is 192.168.10.1. So guys, so hindi din siya lumalabas ang ating default IP. So ang lumalabas yung portal ng ating PSWiFi. So ang gagawin natin is gawin natin siyang static IP. So balik tayo sa Wi-Fi. And then left arrow, click natin 'yan. Sa baba, hanapin natin yung IP settings. So naka-DHCP default siya. So ang gagawin natin is static IP. And then kagaya ng sabi ko kanina, nagamit ang ating computer is ang default IP ng AWS-71 ay dapat kung gawin natin static is dapat naka-series siya. So halimbawa, no, ang IP ng AWS-71 is 192.168.10.1 is ang gagawin natin is 192.168.10.2 o depende sa iyo. So importante naka-series siya. So ang gagawin ko dito is 192.168.10.2. So hindi pwede 1 kasi yun ang default IP ng access point natin ay AWS-71. So ilalagay ko sa list 2. Pwede rin 3, pwede rin 4 kasi importante nakabilyong siya dun sa series. So sa akin ilalagay ko lang dito is 2. So i-click natin yung check sa taas. Okay, naka-static na siya. So ngayon is papasukin natin yung access point ng ating AWS-71. So ito try natin, no? So ulit natin kanina, no? 192.168.10.1. So dito natin makikita kung gumagana yung ginawa nating static IP. So dapat pag enter ko nito is dapat papasok tayo sa default access point ng ating AWS-71. So okay. So okay guys, no? Kung nakapasok tayo na sa ating
di po type in natin the gusto yung to ano. So kaya kaysa kung gusto mo palitan no sa default palitan sa binibigay ng ating LPB software na static IP na 10.0.31 something depende sa inyo kung ano ilagay sa dulo is yung nang binigay ng LPB para anytime na gusto natin i-access yung ating access point is madali natin makita. So dito is dahil pag ginawang AP yung EW71, ang ginagawa is ginagalaw yung default IP. So dahil lang iba is gusto palitan o ilagay yung static IP na binigay ng ating software na ng piso IP kasi depende sa software na nagamit ko. So yung may part no, ang gamit ko sa LPB, meron siyang static IP na binigay para anytime na i-check natin is madali natin makita. So ang problema kasi no, nakalagay natin sa taas sa atip natin. So mahirap naman na akyatin pa natin para i-reset, para palitan yung ating IP. So why not na lang na gawing static IP para mas madali. So ang default password niya is admin. Laging okay, nakalagin na tayo sa ating access points. So doon susunod natin gawin is palitan natin ng static IP ng ating piso IP software na gamit ko pala sa LPB. So gawin ko is balik tayo sa access points wizard. Gawin natin is click natin yung right side yung tatlong line and then i-click po natin yung wizard. And then, hanapin natin yung access point. So, saan yung access point natin? I-refresh natin. So, access point ito. As ito ang ating access point. Hindi, click po natin yan. So, ilagay natin yung default IP na gusto natin. So, ilagay ko dito is 10.0.31. Sa dulo, no, kayo na bahala nung gusto nyo ilagay nyo. So, ang nakalagay dun sa static IP na required ng LPB is 1 to 34, no? So ang ilagay ko dito is 1 and then next. Ay, by the way guys, no, yung subnet mask is palitan natin na 224 kasi sa 225 kasi is galing sa ating intensive provider. So dahil connected tayo sa piso IP dapat doon tayo sa 2255.255.224. Tanda po natin, no? 224 para po sa ating piso IPI. Para ma-access natin anytime yung ating access point. Susunod is next. Hindi, wala natin baguhin dito, no? So, guys, no? Sa mga naka 2.0 gigahertz, recommended ko pala na channel is channel 1, 6, and 11 kasi yung po yung sabi nila, no? Na best channel para sa 2.0 gigahertz. So, sa akin is naka channel 11 siya. So next, then finish. Yung guys, hintayin natin yung ating access points na mag-restart. And then after nito is babalik na tayo dun sa ating wifi natin, piso wifi, and then ibabalik natin sa DHCP. So hindi natin siya gagawin ulit ng static IP kasi napalitan natin ng static IP ng ating LPB software. So guys, ngayon guys, nawala na, no? So balik tayo dun sa ating piso wifi zone and then ibalik natin sa DHCP. So itong ating IP settings is ibalik natin sa DHCP and then click natin yung check sa upper right. So ngayon bumalik na sa ano, sa DHCP. Ngayon susubukan natin yung ginawa nating IP na para sa LPB software na recommended niya. So kanina, no, ang binilagay natin si 10.0.3.1. So dito is binalik natin sa DHCP. Ngayon is tingnan natin kung gumagana yung binigay ng LPB software na static IP. So kanina nilagay ko is 10.0.31.1. So ngayon yung ating wifi, no, nakabalik sa DHCP. Ngayon susubukan natin kung gumagana siya
Nandito siya naka-static IP. So, okay, go. Okay, guys. Gumagana yung ating nilagay na static IP ng ating LPV. So, check natin. Admin. And then, login. So, guys, connected tayo sa ating piso Wi-Fi. No? Check natin kung connected tayo. So, connected tayo sa ating piso Wi-Fi. Tapos, na-access natin ang ating access point gamit ang static IP ng LPV software. So, kanina, no? Ang ginawa natin para ma-access natin ang ating access point na naka-default IP siya, hindi natin kailangang mag-cat para lang ibaba, para i-reset. So, ginawa natin is static yung ating Wi-Fi ng ating piso Wi-Fi. And then, after maging static, pinasukan natin yung IP ng ating access point. Pinalitan natin ng static IP ng ating LPV software para anytime yung gusto natin i-check is madali na lang. Tapos, binalik natin sa DHCP yung Wi-Fi ng ating piso Wi-Fi. And then, sinubukan natin i-check natin yung IP na nilagay natin. So, gumagana siya, no? So, hanggang dito na lang aking video, no? Kung meron kayo natutunan, no? Pakilike, subscribe naman ang ating channel. Pakishare na rin sa mga baguhan. Kung meron akong mali sinabi o meron kayo gusto idagdag, pwede kayo mag-comment below. So, thank you for watching.